Ayan. So, dahil gewang-gewang ang kahoy sa cart ni Jethro, ako na po nagbubuhat. Saya, di ba? Good morning, good afternoon, and good evening mga Meowmis and mga Meowdis. Before anything else, I just want to promote our Shopee store. Meron po tayo doon mga food bowls, water bowls, vitamins, and even the warmer na napaka-necessary sa kanilang kalusugan. And ang lahat po ng kikitain ng ating store ay mapupunta sa kanilang gatas, ganun din sa kanilang pagkain, at sa kanilang mga medical needs. So sana po supportahan niyo po ang ating Shopee store. Just look for Cats of Antipolo. Thank you! And mga Meowdies, ang gulo ng bukon ba yan? Hi, it's Sunday today. Happy Father's Day sa lahat ng mga father, sa mga tatay ninyo, sa mga tatay na, at sa mga tatay-tatayan, at tumatayong tatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Hello po. Nandito po ulit kami ngayon sa Baras para magtanim ng mga Madre de Cacao. Kasi kahapon, hindi namin siya completely nagawa. Nakapagputol lang kami pero hindi talaga kami nakapagtanim. Dahil yung mga ibang bumili ng lupa, nagdatingan, so kami yung magiging guide para makauwi sila ng maayos. Ayun, so umuwi kami and then now, bumabalik para magtanim. So doon na rin kami kakain. Papakita namin sa inyo ang aming pagkain today. Special. Okay, si Jethro, ito siya. Jethro, mag-hello ka sa kanila. Hello. Ayan, ito po ang buhay na aming pinili. Kami po ay kami po may mamumundok na. Ayan kami. Papunta naman ulit kami sa site. Yes, diretso lang. Tapos ang nakakatuwa dito, ang daming aso dito. Oh. Ayan, ang daming aso. Siguro mga lima yata sila or anong. Nandiyan lang sila. Wala kasi kami sasakyan. So, wala rin kaming motor. Kaya, kung may mga ano kayo, hindi ginagamit na sasakyan, baka naman ibigay nila lang sa amin. Pwede rin naman po. Maraming salamat. Joke lang. Ayan. So, dahil gewang-gewang ang kahoy sa cart ni Jethro, ako na po nagbubuhat. Saya, di ba? Okay lang yun. Alam mo, maganda dito. Sabi ko nga sa kanya, Jethro, pag nag-look back ka years from now, tatawanan na lang natin lahat ng mga paghihirap natin para sa ating mga pangarap. Di ba? Ganun talaga ang buhay. Pero masarap. Basta siya yung kasama, ha? Tumun ako. Kita niyo si Jethro? Ayun si Jethro, nasa may likod. Nauna pa ako sa kanya. Hirap ng buhay, no? Pero ganoon talaga ang buhay. Hindi palagi masaya. And sometimes, mas ma-appreciate mo ang life kapag napagdaanan mo yung mga mahihirap. Saya-saya. Sarap sa feeling kahit nakakapagod. Kahit alam mong physically draining siya. Ang ano niya, fulfilling talaga siya. Yan ang dami kong kahoy na bit-bit sa aking balikat. Literal na may pasan ako. Pasanaan, hindi nga lang cruise. Literal lang pasan ko ay kahoy. Mabigat siya in fairness kasi nasa right ko lang siya, hindi siya balance, but I'm not complaining, I'm happy. Kaliwa naman po ang aking
binibitbit. Tama ba? Pang bitbit. Kaliwa naman. Kasi nangangalay na yung kanan ko. Pero actually, andito na kami sa site. Dito na kami sa may place kung saan ano kami. Ayan. So, andito na po kami sa site. Kami nakakapagod. Yung si Jethro, nasa likod ko. Nagkamali pala ako kahapon. Ang kinikwento ko, ibang ano pala, ibang parte ng ano, ng lupa. Hindi pala sa akin yun. Ang akin pala, nakita ko na, na-explain na sa akin. Pakita ko sa inyo, ha? So, ang akin pala, ito, ay ang unang marking na yan. Tama ba? Tama ba, Jethro? Ito yung akin? Hindi. Ay, hindi pala. Doon pala yun. Jethro, saan ako? Ito ba yung akin? Hindi sa akin ito, di ba? Ito ba yung akin? Ah, ayan. Ito, papunta doon. Pero, tatlo pa rin yung mangga ko. Ito yung una kong mangga. Pangalawa kong mangga. Tsaka, yung pangatlo kong mangga. Ayan. Ay, mali. Ano ba? Nandito na talaga ako. Anyway, mali. Mali si Jethro. Si Jethro, maka-oo ng maka-oo. Ito yung akin. Ayan yung one. So, palihis kasi siya eh. So, ayan. Ito. Ito yung mga mangga ko. Two. At saka yung nasa likod niyan. Ayan. Tapos, andito yung isang, ano, dulo niya. Sa may tapat ng, ano ba tawag to? Ano tawag itong puno na to? Duhat. Tapat niyan. Tapos, ayun. Tapos, ayan. Ayan na, dito muna ako, ha? Yan, sige, ganyan, ganyan. Hindi, charot lang. Nakikita niyo ngayon si Jethro, naglilinis siya ng, ano, nagkakat siya ng mga damo. Ayun ang ginagawa ko kanina, pero nakakapagod. Ang bilis makapagod. So, ito nakikita nyo yan, hindi po yan basta-basta kalat lang. Kasi, hinarvest na po yung mga mangga ng, ano, ng original na owner. So, ayan, yung mga mangga namin, talagang, ang kalabaw yung mangga niya. Grabe yung ano, mga sanga, oh. Ayan. So, ang hirap. Ang dami namin, ano, ang dami namin kailangan ikat. Kailangan namin ng grass cutter. Nakakaloka. So, ayan na kami ngayon. Ang dami namin kinakailangang ikat. Nakakapagod siya. Tinitignan ko pala siya, napapagod na ako, in fairness. Pero kailangan talaga namin ng grass cutter. Kasi hindi siya makakaya ng ano lang, ng agad-agad, ng ano, ng isang tao sa isang araw. Mahirap. Ang dami pa namin dapat ikat, oh. But, kakain muna kami. Wait lang. Hello, so it's lunch time. Kain kami ng ligo at 5552 tuna afritada. Favorite ko to. Tsaka ano, lumpian toge. Lumpian toge. May nakita kami sa kanto na ano, lumpian toge. So kakain kami ng lumpian toge. At meron din kami Spanish bread, o di ba? Ang special date, nag-date sa ano? Ang tawag dito? Sa ang tawag dito sa lugar niyan? Kapatagan? Kapatagan mo yan? Hindi, sa bundok. Ayan. Bon appetit! So, it's 1 PM. Kumakain lang din ako. Ayan nga. Na ang pagkain. And, magkakat pa rin kami after this. Ang sarap pagpahinga actually. Kasi yung, kahit alam mong tirik yung araw, ang hangin. Sana even after 10 years, ganito pa din. Most likely, ganito pa rin naman. Yung parang ang presko-presko, para kang nasa probinsya. Ganyan. May nakausap kami kanina, dalawang kuya. Sabi nila, ano, may pumunta na daw na Meralco dito, sa area na to. Parang nagsisurvey na. So, hopefully, di ba? We'll never know. Years from now, or maybe a year from now, meron na kaming kuryente. And hindi na mahirap magpatayo ng kuryente or magpakabit ng kuryente. Sa tubig naman, ay pa yung challenge dito. Pero ang maganda, merong kapitbahay na may solar panel. Tapos parang meron silang tubig
parang deep well. Ayun, so sabi ng may-ari na binuhan namin ito, kakilala daw niya yon. Ang pwedeng gawin daw is magko-contribute pa lang kami tapos maglalagay ng valve papunta dito sa kung saan kami nakatira para mabigyan kami ng rasyon ng tubig. So, di ba? Ang ganda. Tiyan mo na kayo, kain tayo. Ay. O si? Hindi siya ano. Taran. O, oh, diba? Ang ganda. Ito ang mangga namin. Ito ang mangga namin. Oh. Ganda-ganda. Linog na siya. Kaya lang medyo nalabog yun dito yung part to. Kasi ito yung nalaglag eh. Itong part. Pero ito, hindi. So, mamaya siya sa amin. Kakainin namin siya. Thank you, Mr. Mango, for the fruit of labor. Nga, nga. Hello, mga miyamis and mga miyawdis. It's already 3 p.m. Nakapag-ana kami ng mga sinulid. Sinulid? Ano matawag dyan? PC? Ng mga marker. Nagtanim na rin kami ng mga branches ng mga kakao. As you can see, sa likod ni Jethro, natalik. Para lang yan sa para lang ma-end-to-end yung mark. Malaman namin kung saan kami magtatanim. So, ayan. May mga tinanim na kami. Ayan. Hanggang sa dulo. Saan pa ba? Ayan. So, may isang part lang kami hindi na kasi sobrang kapal pa ng sobrang kapal ng talahib. So, kailangan pa namin talaga yung i-grass cutter. And then, yun, malalagyan na ulit namin siya ng madidikakaw after. Most likely next week, andito na ulit kami para maglinis. And hopefully, magamit namin grass cutter na pinapahiram sa amin may-ari. Ayan. Diyan, ano masasabi mo? Ako naman yung masaya siya, pero nakakapagod. Pero masaya pa rin siya. Ayan. Kasi ang lamig-lamig, ang hangin-hangin. Lalo yung mga puno ng mangga. Ayan na, as in, nasa shades kami. Ang daming mangga, so shade siya. Anyway, so may shade. Tapos, hindi mo ramdam yung init, yung sikat ng araw. Kasi nga, ang hangin-hangin. So, and nagpa-plan na kami kung paano yung bahay ng mga pusa, paano yung garden, 'di ba? Nakakatuwa. 'Di ba? Let's make beautiful stories and sana masamahan niyo po kami. Okay? So, mga miyamis and mga miyawdis, maraming salamat po sa panonood and I hope you'll have a great and lovely Sunday. Have a great day. Bye for now. Nyaw nyaw nyaw.